Hello mga katoto, mga ka-YouTube. Dito naman ulit tayo sa ating pangalawang attempt na ayusin itong 733 US na amplifier ng Sakura. This time, tatanggalin naman natin itong control, itong mukha. Kasi naayos na natin itong functionality niya, yung main amplifier, yung supply niya. So, dito naman tayo pupokus sa panel. Nandito yung control niya lahat eh. So, ang control na to, lahat may mga problema. To. Lahat ito may problema. Kaya sa may mga amplifier na katulad nito, tandaan nyo na na ang gaitong amplifier, pag nagka problema, halos magkakasabay-sabay lang siya masira. Ito kasi ang weakness nito, itong mga control na to. Mas mabuti pang bumili ka ng separate na mixer kaysa yung bumili ka ng amplifier na may mixer na ganito. Kasi ito, once na nagka-problema ang isang control nito, epektado lahat yung function ng amplifier mo. Unlike sa mga amplifier na katulad nito, na separate na ampli lang, hindi madadama yung control niya. Hindi katulad ng may mixer ng mic. Masyadong destructive kasi ito sa speaker, lalo na dito sa main amplifier. Kung sa nagloko ang control nito, nagkakaroon siya ng malakas na static. At yun ang kinasisira ng main amplifier natin. So ngayon, kakalasin natin itong main amplifier. At talagang ito ay, sa mga technician dyan na gumagawa nito, alam nila to. Talagang tiyagaan ng pagkakalas nito. Kailangan mong tanggalin lahat ang mga buttons at mga knob. Dahil ito eh talagang siga. Ayan guys, nakalas ko na po ang ating mixer control. At ito na po yung result. Mic 1, mic 2, mic 3. At ito naman yung echo control. Napansin ko lang guys, mukhang may napansin ako dito ng kakaiba. Kasi may repair na ito. Kung mapapansin ninyo, ayan o. Meron na siyang part na may burn. Itong burn na to ay pwede mag-cause ng overload sa main supply. So yun ang cause pala ng pagkasira ng resistor. Ito pagkasira pala ng resistor, ang cause pala nito ay itong burn na parts. Ibig sabihin, may problema itong 5 volts sa regulator na to. Na 5 volts. Ito to. IC na to. Kaya nabusted itong resistor na to. Nasunog. Tuloy, nasunog siya eh. So, maaaring dahilan yan, kaya nabusted to. So, yun ang conclusion ko. Sa ngayon, ito muna ang ating magagawa. Since bibilan pa natin itong mga control, lahat ito papalitan natin. Pati itong nasa, ito. Itong main control ito ng amplifier. Kahit ito eh, kumbaga may mga static na rin. Pero kailangan na rin talaga siyang palitan. Hindi na advisable na pag nagkalas ka nitong isa, hindi mo isasama itong iba. Kailangan, aabot din yan sa punto na halos may kasunod na rin yung masisira. May static na kasi, malakas na static. Pwede naman siyang umandar sa ngayon, wala ito. Pwede, kahit wala naman ito, andar siya. Okay na yung ampli. Gumagana. Guys, kung masin yung gumagana to, itong ampli. Maglagay tayo ng music. Gumagana siya.
tinanggal ko itong mixer control, malinis ang tunog niya. Pero pag pinahit mo itong low, mid, high, meron kayo mapapansin na pagbabago ng audio. Ayan o, meron static. Kulo-kulo. Static na rin. So, kailangan na rin siyang palitan. Static na rin siya. So, yan muna guys sa ngayon ang ating magagawa dahil bibigyan pa natin ng mga control ito. Ito, tsaka ito. Bibigyan pa natin ng control. At papalitan na natin ito. Ito mga control lang natin na Sakura AB73. Ito na nga pala guys yung mga pamali. So, umpisa natin yung palitan nito. At itong ating sa main amplifier, ito naman guys. Kasi ito sa IC, nung sa echo natin, yung IC. Ayan. At ito yung sa echo. Ayan siya. Ito yung main volume control. Okay guys, at atin ang umpisahan ang ating project na to.
na nga ibabalik ang mga natitong ating main control. Tapos ito ang susunod natin. May washer sa labas. Dahil makakayod niya yung panel board, so masisira yung design ng panel board pag nakayod, namumuti siya. Kasi aluminum ang panel board dito. This time naman ang ating aayusin itong ating regulator. Ito yung ating regulator ng echo. Lagyan natin sa plastic ito nga. Tinanggal natin ang mga volume control kasi hanapin ng may-ari yan. Ito nga yung mga tinanggal kung totoo bang pinalitan. Basura niyan. Plastic. Ayan. Ayan natin yun. Pati na rin ito. Kasama na natin ito dito. Ayan. Okay. Ayan. Guys, kailangan natin magpalit ng resistor dito sa main. Hindi natin kung makakahanap tayo dito. So, okay, muna sa nagyan. Ito dito. 100 ohms na resistor. Ito nga pala guys, pag nagpalit kayo nito, ayan na, kita nyo na, may sunog siya. So, kailangan natin siyang pag ito may sunog, kailangan kutkutin yung carbon na residue ng dating pagkasunog. Kasi pag hindi yung tinanggal ang carbon yan, nagiging induction kasi ang carbon. At pwede tumulay ang mataas na current. Ayan o, kung pinagkasunogan niya, may carbon na siya eh. May possible na ano yan, dumadali ang kuryente dyan sa ilalim ng yan, mga sunog na area na yan. Iniiwasan natin na hindi bumalik kasi sira. Mas na ang board ay nasunugan na, may carbon na yan. Kailangan na ikuskusin mo yung carbon na naiwan ng pagkasunog. Ayan, okay na okay. Tanggal na yung carbon. Ngayon naman ay balik natin ang resistor. This time hindi natin ididikit. Hindi natin siya ididikit. Medyo may distansya doon sa surface. Yan, ganyan guys. Medyo mas mataas siya na konti. Doon sa surface ng PCB. Kasi pag didikit mo yan sa PCB at uminit uli, masusunog uli siya. Yun uli ang magiging problema niya. Kaya 100 ang ating nilagay dyan guys kasi dati ko na ginagamit yan yung drop resistor sa 5 volts from 15 volts to 5 volts
bago pa siya pumasok sa regulator, drop na siya dito sa resistor. At least mga 10 or 8 i-drop niya. Bago niya ilabas yung 5 volts dito sa Eco chips. Ito yung pinaka processor ng Eco. Sabihin so, atin ng testingin to. Kaya pala guys, ito pa lang ating mga bagong mga volume control ay may mga tab pa nga ito pala na stopper sa butas ng casing. Ayan o. Oh. Yung stopper na yan. Yan ay puputuli natin yung stopper na yan. Ayan. Puputuli natin yan kasi hindi yan kailangan sa circuit. So, kakalasin natin ito. Yung iba nga palang ganito, wala na siya. Wala siya nakalagay, oh. Wala siya stopper na nakalagay. Ayan. Iti-testing na natin ang ating ginawa. Main volume, flat. Flat, center. Control, center. Master, center. Blue. Check. Yun. Blue. Check. Okay, wala pa rin echo. So, hindi nagtagumpay yung ating ginawang repair sa echo. So, yung echo ay may problema pa rin. Hello. Check. Hello. Hey. Check.
Sound check. Hello. Sound check. Hello. Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. Static pa rin ang konti sa parts na ito. So, meron tayong problema sa main dito sa ilalim nito. Itong main nito. Hindi siya okay. Saka dito mga layer. Low. So okay yung mga layer ng mixer. Low. Ang tanging wala lang ay ang echo. Hello. Hello? Meron. Meron. Echo lang ang wala. Echo lang ang wala. So yun lang talaga ang wala. Echo. Echo. Wala. So guys, another trouble na naman ang ating na-encounter sa pinaka-lower layer ng mixer niya. Yung echo function niya ay mayroong static at nagbibigay siya ng mas bad signal sa ating main amplifier. So yun ang ating ito troubleshoot ngayon. See you sa aking next step ng pag-aayos nitong aking ito sa baba na to. Itong aking gagawin natin. Yan o, magkakaroon siya ng static, guys. Ito na ulit tayo para ituloy itong ating pag-troubleshoot itong panel. So, kanina pinalitan natin siya ng lahat nito, pinalitan natin. Pero na yung cell pack, wala siyang echo, and then wala rin siyang, meron din siyang nilalabas na static. So, nagsuspecha ako dun sa mga IC. Pero itong later on, natuklasan ko guys, meron pala siyang hindi maganda ang pagkakagawa nitong side ng control. Kasi was na tinurnilyo mo siya dito sa panel, may mga control na hindi kumakapit ang ground. So hindi siya kumakapit guys, kaya nagkakaroon siya ng static. At kaya nagkakaroon din ng paghinto yung control natin dahil nahihila siya. Masyado siyang nahihila dun sa harap ng panel. Bumabangga siya dun sa panel. Kaya parang hinihila niya yung control palabas. Parang hinihila niya palabas. Hinihila ng nut. Pag hinigpitan mo siya, hihilahin niya yung nut. Nagkakaroon siya dito ng leak sa mga connector, sa mga paan ng mga control. So yun ang dahilan kaya nag-static. So ang ginawa ko dito guys, ito nakita niyo ito sa dalawang layer na ikabit ko na. Wala siyang static. Pero andito yung problema kanina. So ang ginawa ko guys, ganito. Itong bracket niya, kung saan ay ground holder. Ito ang nag-hold ng ground para magsama-samang ground nila. Hindi siya sapat na spacer dun sa, kung mapapansin, hindi siya sapat na spacer dun sa PCB para mailayo niya yung circuit. Once na hinigpitan mo siya, lalapat pa rin siya. So yun guys, ang ginawa ko,
nilagay ko uli yung mga lumang nut dito para ma-secure itong mga volume control ng ground. Ang ground nila ma-secure para hindi sila luluwag. So ginawa ko, guys, binali ko yung mga luma niyang tornilyo. Yung mga luma niyang tornilyo andito. Nilagay ko siya. So yun ang ginawa ko. Nilagay ko siya dito. Saka ko siya hinigpitan. At the same time, itong nut na to, spacer na rin siya para makadagdag siya ng space dun sa mismong board para madagdagan yung space na hindi niya ihilahin o itutulak yung volume control palabas. So yan, guys, ang ginawa ko. Tapos kung mahigpitan to, ikakabit ko lang siya, okay na siya. So yun lang ang ginawa ko, guys. Since na mahaba naman yung thread niya, kahit ilabas mo siya, kaya pa siyang itornilyo si mahaba ang thread niya. Pag ganito, guys, secure ang ground niya. Hindi siya mag-create ng noise o ng static. Kasi nakapix yung mga nut. Sarado natin. Okay na. Hello. Okay na po. Pwede na po natin i-deliver sa may-ari. Ayan na po ang ating 733 AB733 yung isla sa ora. Hey, guys. Kuha rin natin yung kit level ito. Okay na lahat. Subscribe na lang kayo sa channel. And don't forget to like and share. Thank you very much.